Mabuhay! I am Renato Clarete Tranquilino, Pinoy sci-fi author of the book Fate of a Distant Future. We are here at TTPM ACT, our advocacy channel. Tara! OL tayo! Sino ba talaga ang dapat na sundin natin? We talked about language. Today naman, language of the mind and the language of the heart. Bottom of your brain or your mind. Yeah, or bottom of your hypothalamus. Your mind did not rationalize well because it is overpowered by the will. How do you decide with your logical option and your emotional side? Nandiyan na pala kayo mga best friend. Eh, di ba lahat bago na eh. Kaya huwag tayo pumunta dyan. Politics mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, sponsor natin ngayon. Saan si best friend rin. Yan, sponsor ni rin. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang my programa. TTPM at Our Advocacy Channel. Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang coffee with best friend Tofi and me. Coffee with best friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Napa si best friend Tofi o best friend Tofi, hello! Hello, my best friend! We are the Angies! Masaya, makibati, matara, OL tayo every Sunday! Mabuhay ang makalilinilo! Tara, OL tayo! Hello, good afternoon, good morning, good evening, and good day para sa ating mga ka-best friend. Nandito po ulit ang inyong ka-CQ dito sa ating convert question for tonight. Like what we have had before, we are tackling here in convert question significant and meaningful banters that will help us to understand life better. Sabi nga ni Jim Rohn, whatever good things we build end up building us. Oh, from that, naiintindihan po natin, what are we going to discuss for tonight? Yun po yung tinatawag natin, na image po natin as a person. Pero ito po yung manggagaling sa mga professionals natin who, as part of their work in the industry, eh, hindi na po ito bago sa kanila because they are the ones who are doing the publicity, the public relations, and even the personal relations. My first guest is a doctor in business administration and an academician of business management and entrepreneurship. He is a university professor for graduate and undergraduate schools. He's also an academic research author, a civil servant and advocate of good governance and transparency, environmentalist, and community servant. Please welcome Professor Julio Castillo. And pakilala ko na po ang kanya pong mga kasama. At ang mga kasama natin ay ito po ay aking kasamahan kababata. Pero he's very much into this
because he is a doctor in public administration as conferred by St. James University and Seminary in Pennsylvania, USA. He is also a master in public administration. Ako, ang kanya pong long-term background media practice has been there, also in public relations, and has been serving in various government organizations, both in the executive and legislative departments. At the same time, he's also an active servant leader. Nag-serve po siya as public image chairman of the Rotary Club, Quezon City Media Tech District 370-80, and the president nominee. At the same time, he is a devout follower of our Lord Jesus Christ and of course, our Blessed Virgin Mary. Kasi for him, that's very important as part of his life and guiding force. Please welcome si Mr. Dr. Professor or Mr. Jason J.C. Cruz Luna. Excited na po ang lahat upang magkaroon tayo ng maganda. Ano kaya ang bantera? Pero siguro po to start off, tarungin po natin isang very basic quick question po sa ating mga guest. Sir Julio, Sir JC, ano po ba ang nature ng inyong ginagawa and something that always motivates you as a person and the thing that you are enjoying? Unahin tayo si Professor Julio. Sir Julio? Okay, sir. So currently, no. So after retiring in the academic world, consistently I'm doing the PR job. On top of that, nag-evolve ko into an advocacy, no? My advocacy is about the environment, the protection of the environment. And I'm a believer in defending, no, the environment. So I'm moving communities and started since my stint at the Malacanang office, ano, during the early years. And my experience in those times, kami ay umiikot-ikot po sa mga different barangays. And what I have learned from there, inadapt ko po rito sa aking new community for 10 years now dito po sa Cavite. In that, nagkaroon po ng partnership and I was invited to be an accredited brother by the General Trias City, no, and started from there. So natuwa po ako, no. So that inspired me because starting for few numbers, dumami po siya. So I think my experience as public relations has triggered, you know, my passion in developing numbers and inviting a number of people to join me in my personal advocacy. Na ngayon po ay ina-adapt na po ng maraming communities. So, and I will not stop doing this, you know, because I believe that with our stay here in our good earth, we are only limited, you know, in terms of being here. So I wanted to leave the earth in good stead and with legacy, no, to contend with. That is very, very valuable, sir, and that is really inspiring po for everybody to know that at this part of your life you are still doing it. During, diba, you said you have retired now, but hindi po tumitigil doon because that's the beauty of service, diba? Environment, communities, and of course using public relations in that. Tanungin naman natin si Sir JC. Sir JC, ano po ba nag-inspire sa inyo everyday and how are you using your profession para po mas makapag-encourage pa ng mas maraming inspiration sa mga tao, sir? Alam mo, Prof. Jonathan, primarily, kasi I was a media practitioner. Nung umpisa, I was a reporter. So, yun ang una ko mga ginagawa. And then, eventually, napunta ako dito kay sa linya ng public relations. I've been helping various agencies and may mga advocacies. And then lately nga, I was a part of the Rotary Club. So I focus doon sa aming 7 areas of focus, which includes yung promoting peace, yung fighting diseases, providing clean water and sanitation. Dito kami nagkasama ni Dr. Julio Castillo, yung protecting the environment, kasi sa tingin ko napakahalaga itong bagay na ito. Lalo sa panahon natin ngayon na marami tayong na-experience na yung galit nga ng kaligasan na sinasabi dahil masyado siyang naabuso. So, I'm part of this din, yung protection, environmental protection. Nagkaroon tayo tuloy ng perspective na environment ngayon. Mukhang pwede nating may-add yan. Tulad nga ng sabi ko, whatever goes here in this conversation or convert question is something that we will be really be encouraged to do. No? So, thank you very much for that. Siguro po, mabilis lang uli na quick question bago po tayo magpunta dun sa next part po ng ating program. Ano po ba ang nagiging reason nyo siguro as
environmentalist, public relations, public administration. What is your deepest motivation of doing your work, and how will that philosophy inspire all other Filipinos and even other countries to keep on what they are doing in their own respective jobs or personal lives? Ano ba ang pwede niyong sabihin sa kanila? Sir Julio? Yes, ano, nag-trigger po ito eh, no? Because of my stint with PGMA at the time. So kasama po ako sa mga staff niya at ang Malacanang Ecological Solid Waste Office. So from there, nakakita ko, no, sa pag-ikot-ikot namin sa mga different Malacanang League of Barangays, and we teach them how to properly, the very basic of the RA 9003, no, which is the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito po yung the basic lang na kinuha ko ron, ano, yung how to properly recycle, reuse, and reduce, no? And then make it, make that tool, no? Maging ano pa siya, kapakinabang, ano? By coming up with the entrepreneurial activities, ano? Para sa basura. So we coined the may pera sa basura. Now, nadala ko na po talaga siya, eh, no? Parang since hawak ko na po yung kaalaman patungkol po ron. So, when I transferred in Cavite 10 years ago, alam ko po, no, as a startup subdivision, ang magiging problema po ay basura. So, now, going back to your question, Prof. Jonathan, bakit very passionate ako? Very passionate ako kasi nakita ko yung this is going to be the problem of the future. And now we're feeling it, ano? Ang tao po ay makulit. Ang tao po ay matigas ang ulo, no? Paulit-ulit po yan, but we are going to be very strong in reminding them the dangers and the benefits of how to properly manage waste. Hindi kagaya nung when I was in Vienna, no, Austria, nakita ko naman ang efficiency of how the collection of garbages, what they do with the garbages, mag-ganon, no, and some other countries that we went around. So, gusto kong mangyari dito yun. Kaya nga, because, alam mo, we're considered third world developing country, so we cannot compare facilities, ano, and equipment. But then, our knowledge will be enough for us to be able to counter these challenges. So, hindi ho kami tumitigil sa ganong aspeto. I think that's the most important, yung yun consistency at yung never stop doing what really you believe is something that's worth fighting for, di ba? Sir JC, alam ko we were friends, pero nagulat ako sa iyo nung nakita ko yung pinaggagawa mo. Nung nagsimula tayo noon, we were serving in the church, magkakaibigan tayo. Hindi ko akalain na after so many years, ito ang pupuntahan mo. Ano ba ang nag-motivate sa iyo, and what's the deepest passion in you, and how will it be an inspiration to other people, sir? Actually, napalaking bagay, Prof. John, yung ating naging simula na still sa atin yon. Siguro ang naisip ko kasi as I go around the some places, na parang napansin ko na wala na yung concern ng tao, no, sa kapwa niya, yung malasakit man tinatawag. Kasi para sa akin napakalaking bagay noon. So parang yun ang lagi kong nasa isipan, eh, na if I remind sa bawat isa na we have to be cautious, maisip natin lagi yung kapakanan ng kapwa tao natin, ano. Kasi by doing that, marami nang magiging epekto ito. Maging sabi ko nga, maging sa gobyerno siguro, kung yung mga nanonungkulan, yung mga malasakit sa kapwa-tao, hindi siguro magagawa yung mga hindi karapat-dapat na mga action nila. As a media practitioner before, yung started as a reporter sa Diario, TV, radio, na namulat ako sa ganun, na dami ko nakikita, nakahalubilang tao, na wala na lang pakialam sa kapwa. So, parang from there, yun, in-start ako sa gano'n. Ano? Hanggang sa ngayon, yun ang dala-dala ko, eh, na gusto ko na mag-involve ako sa mga activities na may kabuluhan, na mag-re-remind na dapat eh, magmalasakit tayo sa ating kapwa-tao. Doon ko hinuhugot yung aking ano, yung passion para ituloy ko naman yung ginagawa. Okay, kumbaga eh, napakagandang hugot ng ating dalawang resource. From servicing the community, environment, ang walang sukong pagsisilbi at paglilingkod, at mula doon sa isang nakagawiang paghulma sa simbahan hanggang sa pagtingin sa
sa tao na dapat tayo ay magkaroon ng malasakit. Napakaganda pong naging ano, naging reference po at naging ugat ng ating ginagawa. At mamaya po, pagbabalik po ng ating convert question ay mag-entertain naman po tayo ng mga ilang mga katanungan para po sa ating mga audience panel from different walks of life, in communication, in public relations as well, at the same time in the academy. Magbabalik po ang convert question. Guten Tag! Ako po inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa Tambayang May Programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM Act, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayong mga best friend. Eh, 'di ba lahat bago na eh. Oo. Tayo pumunta diyan. Mamaya rin another podcast. Pwede mo akong tawagan sa politics. Tipo rin tayo sa ating coffee time. Yan, sponsor natin niya. Kusang si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa, TTPM Act, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Coffee with Best Friend Tofi and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapang kape. Naapa si Best Friend Tofi o Best Friend Tofi, hello! Okay, and we're back here at Convert Question with our guest for tonight, Professor Julio Castillo and Dr. Mr. JC Jason Luna. Pareho po silang nasa Public Relations, Public Administration. At ngayon lang po is our chance para po bigyan naman po ng pagkakataon yung ating mga na-invite na iba't ibang mga audience po na magiging part of our questions. Unahin ko muna po ay sa student from La Consolacion College, Manila, who is taking a communication, Bachelor of Arts in Communication. She is a third year junior student, and she is also the president of ARTE LYE, that is the organization, academic organization for communication and education. Pakilala ko po sa inyo si Nina Risi Herrera. Ayan, si Risi is here. At ang second naman po natin na makakasama po na ngayon is a graduate naman po of communication. Communication in College of the Holy Spirit, Manila. She has been practicing social media, digital arts, at the same time, publicity and public relations as well. So we'd like to introduce here sa ating group ngayon si Miss Mikey Gonzalez. Hi, Mikey. There is Mikey. Okay. And our third audience will be part of our questions for tonight is also a graduate of communication from La Consolacion College, Manila, who is now practicing her craft as a researcher for a major television network here in our country. Let's welcome si Miss Martina Torres. Okay. And of course,
Last but definitely not the least is a kababata namin and a very good friend of mine. Best friend natin dito. Best friend, okay? He is also into communication. And what he is doing is he's in the marketing, in the banking business. But aside from that, he is doing community service. He is also doing events. And he is such a very valuable performing artist as well because of his voice. Please welcome si Sir Alain Dimagila. Sir Alain. Okay, unahin po natin ang katanungan. Kaya gusto ko po unahin ang isang question mula kay Miss Martina Torres kasi si Tina ay alam ko she is also an advocate of environment when she was studying. Tinay, ano ba ang gusto mong itanong sa kahit na kanino, dalawa sila, something that will enlighten you better. Tinay? Hello. So, having said that, as an environmentalist and a PR person, alam po natin yung mga nagte-trending na environmentalist or activist na sinisira or their activism is actually making PR or publicity or making public their cause. Especially po, alam natin yung mga videos na kumakalat na sinisira nila yung paintings sa ibang bansa para lang mapansin yung pinaka-cause nila. So, I want to know po, how much publicity should an environmentalist seek? So equating the PR effort no in what I'm doing I'm speaking in my behalf no in my stead no so sa akin kasi it doesn't matter no it doesn't matter kung my aim is for me to spread no the volunteerism spirit in protecting the environment. Incidental na lang yung naging PR siya no. Because the media pick it up. I'm not intending no to have it spread. It comes out naturally because people from the media talk to me, they cover my events. So parang gano. So parang hindi ko ma-reconcile yung sinasabi mo, Ms. Torres, ano. But then kaya nga if I'm going to be reconciling what you're telling us, 'di ba mayroong isang presidente natin pumunta na Manila Bay. Tinapon yung basura, tapos kinuha rin. My God. Yun ang sinasabi kong that's a bullshit. I'm sorry na for my word. Galit ako sa mga ganun po. Yes, kasi makikita mo, yung effort nila talagang hindi totoo. So yun yung mga fake na tao sa totoo lang. And many are those kind of things. So that's why I want to make a difference. Kaya ako, hinabol ako ng government I did not apply. Do you know what I mean? So parang nakita nila yung effort namin from small group and then it grew and we're happy about it and we're able to spread the good news. Pero walang publicity yun. Yung mga ganun tipo. So there. But I know what you're getting at, Ms. Torres. So I hate those kind of plastic and hypocrite people. In fact, sir, ginagawa niyo, you don't have to be you don't have to be promoted kasi people are really doing something na maganda, hindi mo kailangan i-promote yung nga sabi niyo nga invite as long as merong naniniwala at naniniwalang maganda ang ginagawa, it spreads like diba they go to you. Yes, thank you very much po for that. Sir Alain, how would you like to add or would you like to ask a follow-up question or would you like to ask also Sir JC, Sir Alain? First of all, congratulations to both Sir Julio and Sir JC for your advocacy. So
Bihira na po ata ang mga ganyang tao ngayon na talaga naman pong very passionate about your advocacies. So yung tanong ko actually nasagot na rin ni Sir Julio, although to be honest, ang mga tanong ko po talaga ngayon ay actually more on the business side. Pero sabi ko nga, I think I have to review my questions. So my question now, I'm actually addressing it to both Sir Julio and to Sir JC. So first of all, ano ba yung naging motivation ninyo in pushing for these advocacies? And if in case that yung mga concerned groups or concerned LGUs, how receptive are they to these advocacies or to these projects, and how are these sustainable? Siguro po, unahin muna nating tanungin, get it answer from Sir JC, and then we'll go back to Sir Julio. Sir JC, what do you say about that po? Actually, yung sinabi kanina ni ano ni yung tanong sa akin kanina ni Prof John, parang ganoon din yung tanong ni Sir Alain, ano, yung ating motivation. Kasi yun nga, sabi ko kanina, nakita ko kasi as I go around, napapansin natin yun, yung sa common tao, sa kapwa natin, na yung kakulangan ba na hindi nakikita ng commission mismo ng gobyerno, ano. So on our very own, ano, yung simple ano natin na effort natin, na kahit papaano ay makatulong tayo na maparating sa pinangukulang kung saan man concerned agency dapat mapunta yung mga kanilang mga hinaing sa buhay. Yung mga ganun. So, kaya ako ang involvement ko ano eh. Not one particular ano lang eh. No? Yung advocacy. So kasi I've been helping so many groups na various groups na iba-iba rin yung ano. Yung kanilang mga sinusulong na advocacy. Tapos pagdating doon sa LGU, sa yung government agencies, kung sustainable. Actually, ano, yun ang ano natin, yun ang very essence ng kung bakit tayo dapat kumilos. Kasi pagka hindi natin finish, ano sila eh, maraming nga sinatawag pa rin na yung ningas ngunggol lang. PR lang talaga ang dating. Hindi nagagali sa sarili nilang effort, ano. So, that's the very important thing doon, yung sa tanong na sa LGU thing, kung paano magiging sustainable. Lagi na sila dapat, ano, i-remind that single in, sabi nga. Kasi they are elected, eh, di ba? Yung tayo naglagay sa kanila. Dapat lagi natin sila pinapaalalahan at sinisingil. So yung PR thing, doon pumapasok. Napakahalagang bagay nun eh. Na lagi natin silang sisingil at i-remind. Na gawin yung trabaho. Di ba? Yun yung PR side dun eh. Yun ang pinaka-isa sa PR side sa tingin ko. Kasi yun nga eh, para sa akin kasi, ang trabaho kasi ng PR, para sa akin na generally speaking, ang PR kasi kung trabaho siyang titignan. Kasi yung sa inyo kasi, yung PR nyo kasi nagiging advocacy eh. Pero kung titignan nyo kasi PR per se, kung gagawin mo siyang trabaho talaga, minsan kasi mahirap ka, you'll be put in a situation na kailangan mong gawin yung trabaho mo na gumawa ng PR. Pero yung sa inyo kasi ang kaibahan, yung PR na ginagawa niyo is actually a result of your advocacies eh. Ganun na yung nangyayari. Eventually, nakikita nyo kasi yung ganda ng proyekto, ganda ng ginagawa. Kaya parang because of your support, you tend to write about it and then people get to read about it and then the effect would be, of course, yung support dun sa advocacy na ginagawa ninyo. So again, congratulations guys. Kaya napakahalaga ng PR, no? Especially sa mga nag-aaral nito. This is a very important skill. Prof. John, if I may add, napakahalaga nga ng PR na talaga sinasabi natin kasi mayroong magagandang proyekto na kulang sa suporta. Eh marami naman na corporate, yung mga organizations saka yung mga kumpanya, no, na naghahanap naman ng susuportahan. So nangyayari, tayo yung nagko-connect sa kanila. So naging resulta nito is marami nakikinabang, no, yung ating mga kababayan. Nakikinabang sila. So napakahalagang bagay nga talaga nung yung ganitong ginagawa natin na tayo yung mga communicators na sinasabi, di ba? Na tayo nagiging link doon sa mga supporters at saka dapat suporta ng mga gawain. Nako, medyo mabigat ang balikat ng mga communication people. Nako, napakahalaga. Sir Julio, napag-usapan po yung response ng tao at nabanggit ni Sir Alain kanina. Response and sustainability. What is the hope of our country and even the world in accepting all of these things that we are doing right now and using PR in advocating all of this, sir? Recently, ito lang, last week, I attended as part of the member of Solid Waste Management Office of General Trias, and the mayor was there. So
So ako ay nagsalita po, ano, sinabi ko kay Mayor that ang buhay po ng ating advocacy, ang buhay po ng ating grupo, no, anchored towards volunteerism. At tama si Sir, Sir Alain, ano, tama po siya. And thank you for your, ano po, no, understanding and accepting, ano, our challenges. Now, sinabi ko kay Mayor, we're not asking for anything. Bigyan naman po kami ng pansin through an effort by the LGU for a tap on the shoulder. Ipatawag lang po kami, kami mga grupo, hindi lang po kami, but in some other cause-oriented group. Ano lang, just recognize our effort. By that, we will be motivated. Our members will be motivated. Natuwa din naman ako sa response niya. So right now, right there and there, tinasabi niya yung secretary niya, isama niyo po sa program natin na magpapatawag po tayo towards December yung mga cause-oriented group to for recognition. Yeah. Yun po. Kaya I think may pag-asa po, no? Lalo sa mga volunteers natin. Tulad nga ng philosophy niyo, sir, hindi tayo dapat sumuko. We just have to be very consistent and persistent as well, di ba? Tanungin naman po natin ang isang student. She is now a present student of communication. What are your thoughts, Risi? Ano ba ang gusto mong malaman or maitanong sa ating mga resource? Risi? Ayun nga po. So, hello po sa inyo. It's a privilege to be here. And for Sir Julio and Sir JC Luna, of course, having a organization, being a president in an organization, syempre po, mahirap nga po yung being a carried as a responsibility sa mga advocacies po. With that said, paano po ninyo na overcome yung mga challenges ninyo in the organization and having in a advocacy, and at the same time, how do you handle stress po? Kasi as I heard po sa inyong dalawa, it's really ginagamit nyo po siya in and pinaglalaban nyo po talaga siya in every way po. So ayun po, sir, as for now, ayun lang po yung question ko sa inyong dalawa. Kasi baka daw ma-experience din niya, sir, at nagsisimula niyo daw ma-experience ang pag-handle ng mga ganito. Okay, Sir Julio, ano ba ang take niyo doon, sir? Alam mo, natutuwa ako, no, sa iyo, your name again? Risi po. Risi, yeah, natutuwa ako sa iyo, no, because you come up with that kind of questions. Alam, maraming challenges, Risi. Again, sabi ko kanina, if you're passionate about doing things, and if you're passionate about, you know, talagang encouraging people, hindi siya madali. But apparently, you will win it. Yung isang eco garden na dinevelop ko in one subdivision here, nakakuha ako ng grant of 100,000 sa DENR through the help of Senro, yung aking si Dr. Escurel na advisor ko. O, yun. Pero the 100,000, hindi ko hawak yun, ha? Through the barangay. And then, kung ano yung need ng ano, ganun lang siya. So, walang corruption money. And I'm very strict about it. Parang ganyan. That's very important. Yeah, integrity is really counts. And you know what, sir, Lisino? Pagka ganyan, biro mo, natutuwa ka na nakakakuha ng mga grants yung mga yung beneficiary mo. Yeah. God is providing you other form of rewards. Ang dami kong blessings that came in from some other part. And it will come even at the most unexpected time, di ba, sir? Right. Uy, saan galing tong blessing na to? Saan galing po? Ay, nako, I'm telling you. Yes, bro, talaga. Parang inilagay na lang sa in your lap. Alam po ni Sir JC yan. Sir JC, additional thoughts po about that po. Ano po pang inyong doon para mag-guide natin ang mga estudyanteng tulad ni Risi na nagli-lead at nag-under communication din po, sir? Ayun nga, yung pagiging totoo lang doon sa ginagawa mo kasi mahirap yung may pretensya. No? Katulad doon kay Dr. Julio Castillo, I can personally vouch for that, yung kanya sincerity doon sa ginagawa niya. So, yun lang ha, sa tingin ko, maging totoo lang, ano? Tsaka yung walang pretensya sa ginagawa natin, hindi ka tulad ng iba kasi. Sumasakay, doon tayo umiwas, yung siyasakyan ng ating mga
magagandang efforts para sa kanilang kapakanan lang. So, we have to be very focused sa mga kasi madudungisan yung maganda nating hangarin. Kumbaga, pag nagmalasakit ka, it will follow. Pag maganda ang iyong hinahangad, nako, maganda rin ang iyong pupuntahan. Okay, punta tayo sa social media. Ito po ngayon, isang napakalaki pong issue na kinakaharap ng mga kabataan, ng kahit na sino. Mikey, you're in social media and you're doing digital works, ano? How would you like to address what you're doing and how can Sir Julio and Sir JC can help you to answer some questions? Mikey? So my question goes to Dr. JC Luna. I would just like to ask, since he mentioned that his drive to do what he is currently doing is yung malasakit para sa ibang tao. I would just like to ask, what lessons is drive at paano niya na overcome yung challenges na ito para ipagpatuloy ang kanyang advocacy? Actually, dun sa tanong kung what lessons my drive to do and to continue what I'm doing. Actually, wala akong nakikita yung mga pagpapababa rito. Lalo pa nga akong kumbaga sa nandun pa yung gigil. Ano? Kasi nga, nababanggit ko nga kanina, umiikot tayo, no? Nakikita natin yan, iba't ibang sektor, iba't ibang komunidad, na may mga tao at may mga grupo na wala concern sa kapwa-tao, sa lalo na yung mga nangangailangan talaga na underprivileged sector. So, so long as nakikita ko yun, lalo pa na tumitibay at lumalakas yung aking, ano, yung urge na gawin ito. At makipag-coordinate, makipagtulungan, sa tima klaseng grupo na maitulak yung ma-overcome yung kanilang challenges na kinakaharap. So, on my part, parang hindi siya humihina, lalo pa siya lumalakas. As long as nandyan yung nakikita natin gano'ng sitwasyon. Thank you! Mabuhay! I am Renato Clarete Tranquilino, Pinoy sci-fi author of the book Fate of a Distant Future. We are here at TTPM ACT, our advocacy channel. Tara! OL tayo! And we're back. We are back here at Convert Question. Nako, napakaganda po ng nagiging palitan natin ng kuro-kuro. Sumisentro po sa sarili. Nandiyan na po ang environment. Nandiyan po yung ating advokasya, ang ating civic engagement. Kasama na rin po dyan ang ating communication social media. Pero hindi na po natin muna papahabain, kundi pansamantala po natin isasara itong ating Convert Question by getting important messages from our source. Unahin po natin si Sir Julio. Sir Julio, siguro po, something that you would like to say, something to think about, ano po ba ang inyong masasabi sa inyong ginagawa and inspire as many people that we can. Sir Julio, your turn po. Okay, thank you, sir. First of all, I would like to thank the kayo po, ano, na you made an effort to install this kind of activity. Isa hong malaking bagay para sa amin, like ang Akba Kalikasan, Project Luntian Cavite, to be part of this great endeavor. This is not only going to be inspiring a lot of people, this is going to be more or less, and I want to pray with them that sana i-embed nila sa sarili nila na magkaroon sila ng advocacy as they grow, as they traverse their life and put meaning into what they're living for, kasi parang yun ask guidance from God and then ask from protection, guidance and all of those things that would warrant ng parang bigyan kayo ng blessing for you to be able to spread the good news to a lot of people and to your community. Yun lang po.
Thank you very much, Sir Julio. Sir JC, your time po. What can you, it's your final words po sa ating pong lahat. Sir JC? Yeah, oh, maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng inyong programa. I congratulate yung people behind the ZPPM Act na ito. At sana ipatuloy pa lumago itong ating programa na ito. Marami pa tayong mga tao o grupo na katulad natin nagsusulong ng kagandahan para sa ikalalago at ikaulad ng lipunan. Hindi lang dito, maging sa ibang mga lugar. At ang aking tingin dito ay sana kung kahit meron tayong isang maliit lang na sinisimulan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at keep the fire burning, sabi nga nila. At dire-dire, pag sabi nga natin kanina, napag-usapan natin, kung ano man yung magandang ginagawa mo, ay marami na may makakakita nito, at lalago ito. So tuloy-tuloy lang, gamitin natin yung ating mga kapasidad at expertise para maabot natin kung ano yung mga ating mga target at mga gusto mangyari. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Thank you very much, Sir JC. And in behalf of TTPM Act, tara OL tayo at lahat ng ating mga ka-best friend. Salamat po sa lahat po na nakiisa sa ating mga audience panel kay Ms. Martina Torres, Ms. Rizzi Herrera, Ms. Mike Gonzalez, and Mr. Alain Dimagila. Thank you for participating in this convert question. At sabi nga dati, isa sa mga hindi ko makakalimutang quote about public relations yung sinabi dati ni Mr. Benjamin Franklin. Sabi niya, either write something worth reading or do something worth writing about. What is worth writing? What's worth reading? It's something that's genuine. Tulad nga ng sinabi ng ating mga resource, kung ito po ay nagagaling sa inyong puso at sa inyong totoong adhikain, wala po makakapigil sa atin para gawin ng isang napakagandang act. And because napakahalaga po ng tao, because the real customer here are the people, the public relations, and they are the ones who are benefiting from this. Kaya wag po nating itigil ang pag-spread po ng kagandahang gawain, asal, pati na rin po ang balita. Wag po tayong mag-spread ng mga hindi magagandang bagay. At isipin po natin lagi, of course, ang blessings tinatanggap natin, ang malasakit, and of course, our value of being a person in this very important world that we belong. So, thank you very much. And this is Mr. Professor John Montes of Convert Question. Magbabalik po ang Convert Question sa mga susunod pa, and we hope you'll be with us and ask and know more answers. Thank you very much. Have a good day.